si Elena Patos at isa po siyang OFW sa Hong Kong. Idol, nireklamo niya yung kanyang mga kamag-anak dahil sa sinasabi ng mga ito na siya daw po ay nasa isang video idol, ngunit hindi naman daw po talaga siya yung nandun sa video. Kung kaya nasira po ang kanyang relasyon sa asawa dahil po sa mga maling chismis. Malaswang video. Sino kasi nagpakalat ng malaswang video? May madidimanda rito ng di oras. Ma'am Elena. Ito po, sir. Realtor na po, sir. Yung mga pinsan niyo po nagpapakalat ng malaswang video at sinasabing kayo yon at sinasabi niyo naman na hindi kayo yung nasa video. Opo, sir. Pwede ba makita? Okay, nakatalikod. Alright. So, ang sinasabi po ng mga pinsan mo na ikaw ito. Kasi kung titignan mo itong video, hindi mo talaga makikilala yung tao. Nakatalikod kasi. Nakatalikod at medyo konting side view ng konti lang, pero hindi talaga eh. Hindi mo makikilala kung sino to. So, saan daw kaling ito, ma'am? Hindi ko alam, sir. Kasi si Ana Marie Sarintas ho, yun po ang nag-send dito sa pinsan ko ho, nakasama ko dito sa bahay. Tapos, tinanong ho siya kung saan galing yung video. In sabi naman po ni Ana Marie Sarintas, galing po doon sa kay Ana Phil at sa kay Ana Mipanda po. Magkakapatid ho yun silang tatlo, sir. Ana Phil, magandang hapon. Bakit mo pinakalat yung isang litrato at sinabi mo, si Elena yon, samantalang hindi naman, kung tutuusin, hindi mo masasabi talaga kung sino yon. Kasi ako, tinignan ko yung picture, nakatalikod, at hindi maikilala. So, ano pong video, sir, ang sinasabi mo, sir, ni Elena? Yung picture? Yung picture ng isang babae, although nakadamit siya, pero merong isang lalaki nakasubsob sa tib ni babae. Sir, wala po akong pinakalat po, sir, kasi hindi ko pabalo si Elena, ina, sir. Okay, so hindi ko nagpakalat. Sino nagpakalat noon? Iwan ko po, sir, kasi ayan lang po yung nakita ko, sir, sa Facebook. Okay, Ana Marie. Yes, sir, mag-afternoon. Okay, so ikaw ba yung nagpakalat? Sabi ni Ana Fel, hindi raw siya. Kinuha lang niya sa Facebook. Sino nagpakalat? Wala po yung nagpakalat sa ganyan na mga video, sir. Oh, saan galing yon? Sa Facebook? Ganyan lang yan namin sa Facebook, tapos na... Nagtanong ako sa pinsan ko na kasama niya dyan sa Hong Kong na yung dalawa yan sila dyan sa Hong Kong, sir, eh. Okay. Na nagtanong ako kung kilala na yun yung nasa video. Tapos hindi naman kami nagsabi na siya yun. Siya yun na nagpuan na parang lokalat niya yung sa pinsan ko na isa. Okay, hindi kami nagsabi na siya yun, sir. Wala kasi sinabi na siya yun. Wala, okay, sir. Okay, Elena, ma'am, wala naman pala silang sinabi na ikaw yon. Wala nga po, sir. Noong ni-share na nila po, wala po. Pero sa buong barangay ho namin, sir, alam na alam ho nila, sir, bakit kung hindi nila pinakalat, ba't alam ng barangay namin na ako po yung nasa video, sir, kalat na kalat ko doon. Yung anak ko mismo, sir, sinabihan nila. Yung mama ko, sir, kahit tawagin nyo doon, yan po ang nagsabi na si Ninita Sarintes, yung mama nila, yung ito, kita kilala mo to, ito, si ate, kasi ate yung palayaw ko po. Ito si ate, anak mo to, di ba, anak mo to, tapos pinakita pa kay Tipay, yung si Tipay, kapatid din nila, sir, na iyan si ate, yun ang... Sino nagpakala sa barangay? Doon. Sino po? Si Lainey Hain po, pangalan na kapatid ho nila ni Ana Phil Sarintas yun. Chairman Robby Vargas, maganda po, Chairman Vargas. Yes, sir. Nakarating na ba sa inyo sa barangay yung tungkol doon sa picture na pinagkakaguluhan ngayon na sinasabing picture ni Elena na hindi naman makikilala kung sino talaga yung babaeng nakatalikod? Wala, sir, walang nakarating sa barangay. Hindi pa, okay. Salamat po, Chairman. Magandang hapon po, Chairman. Mr. Patos, magandang hapon. Hello po. Mr. Patos, bakit ka naniniwala doon sa kumakalat na screenshot o video ng isang babae na merong lalaki nakasubsob sa d**k na samantalang hindi naman makikilala si babae doon? Nagsama kami niyan, sir, sa Manila, sir. Linggo-linggo kami, sir, lumabas, sir. Kahit ako, sir, Mr. Sir, alam ko yung nakatawan ng misis. Sir, yung pantalon, sir, at saka damit, sir, sa batara namin yung binili, sir. Ah, okay. Yung damit. Sandali lang po. Sandali lang. Okay, kasi meron siyang t-shirt dito at saka parang jogging pants. Opo. Saan niyo binili to? Wala akong ganyang damit. Ay. Ha? Disko po. Baklaran. Sa Baklaran. Kasi sa condo yan nagtrabaho sa Makati, sir. Okay. Ano yung damit? Yung damit niya dyan at saka jogging pants. Ibili niya yon kasi mag-ano daw, mga pa-Hong Kong na daw siya. Sigurado ka, ito yung nabili niyong damit niya bago siya pumunta ng Hong Kong? Oo, mister, nakilala ko yung asawa ko makatelikod kung nakasideo, sir. Okay. Pero, paano, sir,
nanay pa rin yan sa mga anak ko, sir, eh. Matatanggap ko pa rin yan, sir. Ang gusto ko lang yan, sir, makauwi yan, sir, eh. Kasi sakit talaga, sir, sa atin ko, sir. Ay, napakilala ko, sir. Okay. Ma'am Elena, kanina kinakampihan kita. Apo. Pero, nung sinabi ni Mister, yung damit na suot ng babae dyan, yan daw yung parehong damit na ibinili niya sa iyo bago ka pumunta sa Hong Kong. What a big coincidence kung sabihin mo na hindi ikaw yan. Diyos ko po, oh sir. Yung asawa ko po, sir, napakalaking sinungaling. Yung magpapatunay ho na ang damit na yan dito, ito yung employer ko dito po, oh, katabi ko po. Yan ang magpapatunay po kung gaano ako kalaki, ano mo ano ko kaliit pumunta dito. At hanggang ngayon, ito po yung employer ko po dito na gustong tumulong sa akin. Kasi po, napakasinungaling niya. Kasi alam niyo po, sir, ang gusto niya, pauwiin ako doon sa amin, na alam naman niya na wala siyang trabaho, tapos gusto niya doon na kami magsama. Ang dami-dami ko pong anak, sir. Nagtiis po ako dito, pumunta dito para lang sa ano namin. Tapos ngayon, pauwiin niya ako na basta-basta lang. Tapos ang dami pa niya sinasabi. Alam mo, sir, yung asawa ko, before pa po yun, naggumalat yung video na yun. May sinasabi yan siya, sir. Detret, ang daming detret niya doon sa kapatid ko po. Pero ma'am, tanong lang ma'am, para ma-satisfy naman din to si sir, ano, para maging patas kami dito. Totoo ba yung damit na suot ng babae na nasa screenshot, meron kang ganung klaseng damit, up and down? Wala po. Wala. Wala po akong damit na ganyan, sir. Ibig sabihin, yung damit na paintaas, pati yung jogging pants, sabi ni sir, binili daw niya yan sa iyo sa baklaran. Sir, wala mang biniling damit yan, sir. Mula nung mag-asawa kami, kahit tante, sir. Diyos ko po, ako pa nga yung bumili ng t-shirt niya. Wala ang binibili yan sa akin. Napakasinungaling ng tao yan, sir. Diyos ko po. Tami! Sir! Grabe! Yung pansin, sir, nagsama kami sa bilin yan, sir. Nagsama. Ano po? Diyos, grabe! Sir, mga hanap ng malaking ano, sir, eh. Publika, gusto ko na pahuwi yan, sir, eh. Alam ko talaga yan, sir. Alam ko talagang siya talaga yan, sir. Sir! Bukod sa picture na ito, ano pa bang ibang litrato, ano pa ba ibang ebidensya meron kayo para ma-substantiate yung pagdududa nyo kay Mrs.? Wala akong picture sa katika. Wala na, so itong video lang na ito. Pero saan galing pa itong video na ito? Sa ano, sir, sa kaya sa pil. Tapos ano pa? Pag-alis niya dito galing ng Hong Kong, sir, nagdala pa yan ng pil, sir. Nagdala ng pil? Sabi niya sa ano daw, sa pinsan niya, okay lang yun sa akin, sir. Kung nag-training siya, sir, sa ano, sa Manila, may lalaki pa yan tumawag sa kanya, okay lang rin sa akin. Grabe ano, talaga, Diyos ko. Pupasang ko pa rin, sir. Okay. Ma'am Elena, totoo ba na meron kang pills? Pero yes, sabi mo sir, sa pinsan, meron. Okay, bakit ka meron pills? Oh, ito po, isa-isahin ko po. Yung pills po, pumunta ako dito October 17. Pagdating ko dito, yung pinsan ko uuwi din sa Pilipinas. Ngayon, yung nung andun ako, papunta na ako dito, nag-chat yung pinsan ko, sabi niya, pwede pabili ng pills na isa. Kasi po, uuwi yun siya eh, may asawa yun. Eh, kailangan niyang may gamot sa loob bago siya makakontak ng asawa niya. Eh, bakit hindi siya, bakit? Isang stab lang din po. Bakit hindi siya bibili ng pills? Ba't ikaw pang utusan niya? Eh, andito siya sa Hong Kong, sir. Pari papunta ako dito ba, nagpabili siya ng pills, doon ako sa Pinas pa. Parang ang flight ko po kinabukasan. Ah, so bibili ka ng pills tapos dito, tapos dadali mo sa Hong Kong. Opo. Ma'am, wala bang pills sa Hong Kong? Hindi ko alam, pero pag ano ko po, pag chat ko sa pinsan. Ma'am, pakisagot ulit. For the second time, yung maayos na sagot, wala bang mga pills sa Hong Kong? Hindi ko po alam nung time na yun, sir, kasi first time po pupunta dito ng Hong Kong, sir. Eh, ang pinsan ko po ang nag-chat sa akin, andito yung pinsan ko po, sir, oh. Hindi ko alam kung may pills po dito, kasi first time ako pumunta dito, sir. Ma'am. Opo. Marami pong contraceptive pills sa Hong Kong, at yung po'y lahat over the counter. Hindi ko po alam, sir. Kasi first time ko nga pumunta dito, eh, nagpabili naman yung pinsan ko po. Tapos, nung time na yun na nagpabili siya, pinakita ko ho yung okay, misis sandali ko, lamang, sandali ko ang asawa ko. Ang sabi ko sa asawa ko, ito ang pills, oh, nagpa-message si Rina, kay Rina tong pills. Kasama ho yun ang magamot ko, napapunta dito po. Alam na alam ho niya yun, sir. Kaso okay lang, gusto niya lang pong idiin po ako sa ganyan, kaya gusto niya pa-uwi na ko dyan sa Pilipinas. Eh, wala naman ho ang trabaho dyan, sir. Ay. Okay, good. Ngayon, ikaw naman ang kakampihan ko kasi naging patas ako dito. Sir Tami, Opo, sir. Sinasabi ni Mrs., hindi mo siya nabila ng damit ni minsan, samantalang siya pang-araw bumibili sa iyo ng damit. Naku, sir, sinungaling yan, sir. Kasi dito, sir, maraming kistigo sa ko, sir. Wala akong pahinga sa trabaho, sir. Wala akong pahinga kahit magtanong ka dito. Anong trabaho niyo, sir? Anong trabaho niyo?
ang trabaho ko, sir, compressor, sir, minsan naglakok ako ng isda, sir, minsan ano, kahit ano na lang, sir, mag-igib ng tubig, sir, para makaya kong pamilya, sir. Okay, matanong ko lang, sir, yung pinanggalingan mismo nitong post, ipinost po to sa Facebook, bakit agad-agad na sinabi mong misis ko yan? Siyempre, sir, tagal kami nagsama sa Manila, sir. Sir, kasi sir, meron na kasing ganito kaming sitwasyon, na yung security guard, di ba? Kawig nito eh. Sinabi nung security guard na may balat, etc. Tapos nakita sa porn site, nanonood yung kanyang mga kasamahan, tapos nakisilip siya, sabi niya, misis ko na yan, pinagpipiestahan nyo. So, parang kapareho to, bandang huli, malaman-laman natin na hindi pala talaga yon, praning lang itong security guard. Now, baka kapareho lang ito, sir, na hindi pa naman talaga sapat na yung nakatalikod yung misis mo. Ang dami talaga niya, sir, at sa pantalon, sir. Sigurado talaga ko, sir, kasi ang yung pamungo sa boxer, linggo-linggo kami naglabas sa Manila, sir. Yun yung sinusuot niya doon, sir. Well, maraming mga taxman netizen. Hindi, kasi ano eh, ganito yan, paliwanag sa mga netizen. Okay lang kung pang ibaba, pero kung pang itaas pareho, then medyo nakakataas nga ng kilay. Pwede, sandali lang, sir, sandali lang. Pwede magkapareho yung pang itaas, meron si ma'am, sinasabi ni sir, pero kung meron pang itaas at saka meron pang ibaba, pareho na meron sa at nagkatugma pa, meron si Mrs. sa Pilipinas, then yun yung pinanggagalaiti talaga ni sir. Pero sir, ito ngayon ang tanong ko. Sir, be honest with me. Baka gusto mo lang pauwiin si Mrs. at gumagawa-gawa ka ng istorya. Sir, hindi naman sa ganun, sir. Kasi diba? Sir, baka nalulungkot pa lang. Anim ang anak namin, sir. Gusto ko nga, hindi na ko kailangan ang pira, sir. Ang gusto ko mapauwi. Mamuhay kami ng maayos, sir. Pero sir, hindi sapat na dahilan to, sir, eh. Kahit saan korte mo dadalhin to, sir, eh. Hindi naman talaga. Sir, wala namang gumagawa sa korte, sir, kasi mahirap ako, sir, eh. Ang sir, gusto ko lang, sir, huwag mong gamitin yung salitang mahirap ka lang. Sir, kailangan para mapadeport natin si Mrs., matibay na ebidensya ang gagamitin natin na isasampa sa korte o sa mga kinaukulan sa Hong Kong kung saan man ito. Nang sa gayon, paniniwalaan nila yung gusto mong mangyari. In this case, wala sir eh. Walang tong laman. Panis to sir. Nakatalikod. Yung isang babae, ano to? Tukod ng asawa ko sir. Kilala ko talaga sir. Sir, milyon-milyon ng mga pictures na nakapost sa Facebook mula sa iba't ibang mga tao, iba't ibang mga lahi. Dami na nadamay sa problema namin sir. Yun nga sir eh. Maaring hindi si Mrs. to. Kung kailangan mo talaga sir na mapauwi si Mrs. at sa tingin mo may ginagawa si Mrs., magkalap ka pa naman ng ebidensya, wag lang ito. Hindi, sir. Gusto ko lang mapauwi, sir. Kasi well, sir, sorry sir, I'm not gonna help you. Sorry, sir, hindi kita tutulungan. Hindi ako katulad mo na padalos-dalos, okay? Bago tayo gagawa ng hakbang, kailangan, at least kahit papaano, kung sa 1 to 10, nasa 6 tayo, lamang na tayo sa kalahati. Ito wala, sir, eh. Kung sa 1 to 10, ito po, sir, ay 0.1. Wala pa nga sa 1. Di ba, sir? Talaga naman pauwiin talaga yan, ma'am. Del, sir, hindi kami ang dapat lapitan. Do it on your own. Ikaw, sir, maglakad. As a matter of fact, kami, sir, tutulong kay Mrs. para madimanda yung mga chismoso-chismoso dyan sa inyong lugar at baka madamay ka pa. Tawagan mo si Atty. Garrett, makinig ka, sir, ha? At makinig kayo, Ana Fel, Ana Marie, Ana May, at lahat na mga taga-barangay, Cartagena, Sipalay, Negros, Occidental, makinig kayo ng husto. Alam mo, Mr. Patos, sa halip na kampihan mo yung misis mo dahil walang kasiguraduhan itong pambabasto sa misis mo, ginagatungan mo pa itong mga chismoso-chismosa na para lalo masira ang misis mo. Kung ikaw na asawa, walang tiwala sa misis mo, di bas lalo walang tiwala itong mga ibang tao. Kawawa yung mga anak mo. Ang gusto ko lang, sir, mapauwi yan, sir. Sir, kulang-kulang ka na siguro, sir. Hindi kita tutulungan, sir. Ikaw, sige, paano mo gagawin yan? Sige nga, tanuhin kita. Paano pauwiin misis mo? Ang nanghingi ako ng tulong sa iyo, sir, eh. Ba't kita tutulungan? Sige, ba't kita tulungan? Kasi sa Maynila pa, sir, eh. May tumawag na lalaki yan, sir. Ako nakasagot, sir, eh. Ma'am, meron ba tumawag na lalaki, Ma'am Elena? Wala po, sir. Wala po talaga. Lahat gagawin niya yan, sir. Yan ang plano niya, sir. Yan ang plano niya. Kahit okay. Makinig na kayo sir. Lahat, ha? Makinig lahat, oh. Attorney Garrett. Yes, sir. Hapon. Magandang hapon po, sir. Merong isang picture dito na yes, semi-malaswa. Babae nakatalikod at merong lalaki na nakasubsob sa d**d ni babae. Hindi yes, magkikilala si babae. Although kiniklaim ni mister
Yes. Na yun ay misis niya dahil daw sa damit, dahil daw kilala niya figure, pero yung mukha hindi makikilala. Ngayon nasisira na yung pangalan ni misis sa buong barangay, sa buong mundo. Yes. Dahil itong picture na ito, kinuha lang nila sa Facebook at kung sino ang source nito at pinagkalat na na si Elena ito at si Elena ay na-stress na at na-depress na. Yes, may kaso ba ito? Doon sa mga chismoso? Meron sir, no. Actually, pagka tinignan naman natin yung situation, mukhang hindi po sapat to make a positive identification doon sa complainant natin. Kasi first of all, nakatagilid po. Second, hindi pa nga po kita yung mukha. Mm. So, it's not enough para sirain nila yung pangalan niya by orally spreading ito na may sabihin na natin na kumakalat yung iyong masisela na video. Pag pinagkalat mo yun, that's slander, sir. Ayun. So, yun nga, sir. Dapat pwede makasuhan kahit na si Mister, pwede? Yes, sir. Absolutely. Kasi mukhang pinagtatanggol niya pa and mukhang pinagkakalat niya based sa mga sinasabi niya kanina na sabi niya nga siguradong-sigurado siya. But wala po siyang basis for saying that. Ngayon, sinabi niya pa nga daw sa anak ng ating complainant, yes, be very careful kasi baka masabit pa po sa child abuse. Nako, patay kang bata ka, Tommy. Papatusin ka doon sa loob ni ano Dagol Peryong. Patos sa apelido mo, Tommy Patos. Papatusin ka ni Peryong Dagol. Salamat, Atty. Garrett. No problem, sir. Mr. Patos. Oo, sir. Child abuse, saka slander. Sir, gusto ko lang, sir, mapauwi yan, sir. Kaya ako na lang maghanap ng trabaho, sir. Buang-buang ka na, Jod, ano? Buang ka naman. Naunsa ka naman. Unsa na hitabo sa imo? Tinuruan pa niya ng anak niya, sir, eh nga kung magranong ka daw, sir, nga sa kanyang mama mo na eh. Ang sabi niya, sabihin mong hindi ko na yan, mama eh. Anafel, Ana Marie, makinig kayo. Gusto mag-message sa kanila, Ma'am Elena, depende kung anong gusto mong mangyari, susundin ko. Kayo, ikaw, Anafel, ba't mo pinagkalat na ako yung sa video? Eh wala naman kayong katunayan, ako yung sa video. Ba't, tapos nagdinideny nyo ngayon, dinideny nyo ngayon, lahat kayo naghugas na ng kamay. Eh paano yung mama ko na malapit na namatay kasi nagwala yung pinakamabait ko kasawa, nagwala doon sir sa bahay. Alam mo po sir, yung mama ko at papa ko kahit saan tumakbo po para lang hindi mabutan ng asawa ko. Tapos tumawa lang yan silang apat, tumawa lang yan sila sir, yung isa ka isa-isang tao umawat sa asawa ko, yun ang papa nila, no, umawat na barangay Tanodo. Pero sila ho tumawa lang na nangyari na po yun. Tapos wala ho akong magawa sir kasi andito ako sa malayo, yung mama ko nagsusuka, nanginginig hanggang ngayon po. Inangina po, wala nilang kumain. Elena, ma'am, gusto mo magdemanda? Sir, tulungan niyo po ako, sir, kasi may pira yan sila, sir, may pira yan sila, ma'am. Sir, kaya ako nahihina tulong sa inyo, sir. Pakisagot lang. Ako magawa, sir. Ma'am, pakisagot lang. Gusto mo magdemanda? Opo, sir. Okay. Gusto ko makasuhan sila, sir. Alright, itong gawin mo, ma'am. Pumunta ka sa embahada natin yan sa Hong Kong, magpagawa ka ng special power of attorney, i-assign mo yung isang kamag-anak mo na mag-represent sa'yo dito sa Pilipinas para kasuhan itong mga ulupong na ito. Okay? Po, sir. Thank you, po, sir. Okay. Sinasabi kanina ni Mr. Patos, wala raw siyang pera. Sinasabi mo, wala kang pera. Ngayon, hindi mo na kailan ng pera dahil tutulungan ka namin, okay? Thank you po. Ikaw talaga, tutulungan sir. Namin. Thank you, okay. Po talaga, sir. Mr. Patos! Okay lang yan sa akin, sir. Kahit anong gagawin niya sa akin, sir. Okay. Kasi ganito po ako. Ganito na talaga, sir. Ang tingin niya sa akin. Ready ka na? Eto, ready na ko, sir. Kahit bukas, magpag-a-a-a na ko, sir. Ay, wag naman. Naman. Ikaw naman, sir. Wala na talaga akong pag-asa, sir. Paano kung mawala ng pag-asa? Samantalang si Mrs. nga dito ang nadidepress na. Dahil dun sa kahiyan na inabot niya, sobrang kahiyan tong binigay ko. Ay, wala. Sabi ko ang totoo, sir. Ay, wala talaga. Sir, mabalik talin kaya natin mundo. Ikaw malagay sa kanyang sitwasyon na mapapahiya ka sa buong barangay, sir. Matalina ko, sir. Gusto ko lang, sir, mapauwi yan, sir. Kaya nga, gusto mo magpa-away pero hindi sapat yung mga ebidensyang hawak mo, sir. Yung mga sinasabi mo. Nandun ngayon kagustuhan mo na mangyari na yung mapa-away siya. Pero sir, hindi sapat na dahilan yung picture. Nilanggap mo na, sir. Sir, meron ba luha ba lang sa ito? Sir, may luha ba dyan? Ang dami ng luha ko yan. Marami. Okay. Welcome, marami. Then, mas marami yung luha si Mrs. dahil yung kanyang luha sobrang sama ng loob sapagkat napahiya siya. Okay? Ate Marie, ganito ha, direct to the point tayo. Una nyo na pong inamin sa researcher namin na hindi naman po pala si Elena yung nandun sa video at aminado po kayo na hindi po talaga si Elena yon. Opo, ma'am. Hindi naman talaga kami nagsabi
pinas si Elena yun. Sila yung nasabi na kami ang nasabi na siya yun. Kasi nakatalikod namin ng babae mo, bakit nasabi kami na si Elena yun? Kasi hindi namin nga alam. Tapos yung Facebook na yan, yung video na yan, na-share namin yun sa Facebook. Tapos hindi namin alam. Tapos isa pa ma'am, yung si Elena at saka yung asawa niya, may pinagawa yan pala, hindi namin alam. Ano pong ginagawa? Nag-aawayan sila ma'am ng, sa kanilang, iwan ko ma'am kung anong kanilang relasyon ma'am, kung ano ang ilang pinag-aawayan. Kaya nga po, ma'am Ana Marie, kaya nga po sila nag-aaway dahil nga po dun sa shinare po ninyo na video. Tapos ma'am, hindi man kami doon sa Cartagena, nandito kami sa Bacolod ma'am. Ah, sa Sipalay ma'am? Oo, nandito kasi sa Bacolod talaga kami, ang sinasabi niya doon sa Cartagena na kami daw ang tumatawa, hindi naman, nandito kami sa Bacolod, dalawa kami ng kapatid ko. Tapos yung anak niya, nandiyan naman sa Kabangkalan. Nandiyan sila nag-stay, kasi maisto sila doon sa Kabangkalan. Ma'am Elena, hindi daw po sila tumatawa nung nag-aaway-away na nga ho kayo ng asawa mo. Ay, hindi po ma'am, hindi to napakasinungaling. Ang ano ko po, ang alam ko po si Ana Marie sa Bacolod nakatira, pero si Ana Phil sa Rintas po at si Ana May Panda po nung nagkagulo na po. Andiyan po kasi nung nag-post po ako na wag niyo kapag may nangyari sa mama ko sa ginawa niyo, tingnan lang natin. Alam mo yung nag-reply si nag-post din si Ana Phil, relax, easy lang, ganun. Tapos sabi pa niya na nagpalakpakan sila ma'am. Paano niya masabi andun sila sa kabanggalan? Okay. Actually, nakita ko po yung post, meron pa nga pong emoji na nakangiti. Bakit niyo po dinilit ma'am, yung video? Hindi niya lang po, ma'am, ang punso. Ganito yun. Kasi yung si Elena Patos, madami yung mga post about na sa amin, ma'am. Sa amin mga kapatid. Siya yun ang daming post na mga masama sa amin. Gaya po ng ano, ma'am? Pagmumura sa amin, ma'am. Literal po na minumura kayo sa social media? Nagmumura yan siya, pati yung... Hindi, I mean, pinapangalanan po kayo? Oo, ma'am. Niya, mga sa amin, ma'am, mga pinsan niya daw, kami. Pero hindi, pinangalanan po kayo? Sa dami ng pinsan niya, pinangalanan po ba kayo? O, kami lang yan sa pinsan sa... Hindi po. I mean, kayo, Ana Phil, Ana Marie, Ana May, kayo ay mga detututut, mga ganung mura. Hindi naman kami pinapangalan, ma'am, pero yun... Ayun. Ma'am, as long as... Ma'am, makinig muna kayo. As long as wala siyang nini-name drop doon, ma'am, I don't think na papasok yan, ma'am, sa pagkakaso sa kanya, ma'am. Kasi wala naman po siyang nini-name drop na tao. Unless, ma'am, tinamaan ka doon. Isa po, ma'am, yung share namin po, ma'am, na video, wala naman yung pangalan ni Anilina Pato, ma'am. Yes, ma'am. Wala yung pangalan niya doon, ma'am. But the fact, ma'am, na pinagkakalat niya dyan sa barangay niyo na siya yon, eh gano'n na din yun, ma'am. Ma'am, namin pinakalat yung video by family lang yung namin. Kasi yung asawa niya, nagpunta doon sa kay Anapil. Kasi umuwi sa Anapil doon na time na nag-away pala siya doon sila. Na si Anapil galing sa Kabangkalan. Hindi nga alam ni Anapil yung nag-away sila, ma'am eh. Ano po ang purpose? Bakit niyo po shinare yung video? Na-share yan ang kapatid ko na video, ma'am. Kasi nakita yun niya sa Facebook, ma'am. Pero wala kami na, ano ma'am, na siya ang tinutukoy namin. Okay. So, paano po nalaman ng barangay nyo na kumalat po sa barangay nyo na ito po ay si Elena? Ma'am, hindi kami talaga nagsasabi yan sa barangay namin, ma'am, kasi nakita yan sa Facebook, ma'am. Ito pong post na ito ay merong 5.8 million views sa Facebook as of July 21 at meron po siyang 2,600 shares. So, how come po na magiging si Ma'am Elena po ito? Oo nga, ma'am. Hindi man kami nag-share na, ma'am. Okay. So, malinaw yun. Oo, talaga, ma'am. Konsensya gani kami sa kanya, ma'am, na ano, pinakita gani na ng kapatid ko dyan sa kasamahan niya sa Hong Kong, yung pinsan din namin. Okay. Sorry, ma'am, ha, pero wala naman pong kaplastikan yung sinasabi po ninyo yan, ma'am. Wala, ma'am. Okay. Totoo talaga, ma'am. Okay. Wala talaga, ma'am. Okay, gusto ko, ma'am, kausapin niyo po itong si Ma'am Elena. Kasi, ma'am, kung tutuusin, pwede po kayong masampahan ng kaso. Makukulong po kayo dito. Ngayon, ma'am, kung gusto ko ho, humingi po kayo ng tawad kay Ma'am Elena. Mag-apologize po kayo. Ma'am, nasandali. Nagsuri na ako niyan sa pinsan ko na isa, ma'am. Nagsuri na kami niyan sa in private.
ng private message ko sa kanya, pero sila, nagpo-po sila in public. Ma'am Elena, etong ma'am si Anna Fel, si Anna Marie, Anna May, marami po silang sinasabi na kayo daw po ang unang nagpaparinig. Magiging patas lang tayo dito, ma'am. Kayo daw po ang unang nagpaparinig sa social media na minumura nyo daw po sila. Wala po kaming away noon. Wala po kaming away niyan. Yung si Ana Marie Sarintaso, siya po ang nagdisturbo dito sa pinsan ko po. Eh, magkasama kami dito. Siya na po ang nag-send ang video na yan na sabi, kilala mo ba yan? Ganon, tapos sabi, hindi. Mm-hmm. Tapos sinabi naman ng pinsan ko, hindi ko kilala yan, ganon-ganon. Ngayon, sinabi, sa kalauna na ho, yung sinabi lang ko ng pinsan ko na, isa lang yung point ko dito, na huwag niyong ipaabot sa asawa niya, baka kasi maniwala na siya yon. Kasi ang dami-dami na ang problema nila, kasi nag-away kami sa asawa ko eh. Dami-dami problema, idagdag pa ito. Parang minasama ho, kasi ang gusto ho nila, parang sakyan ho, ang kismis o video na senior ho nila. Ganon-ganon po. Ngayon, sa kalaunan po, ma'am, sinabi ho ni Ana Marie Sanitas na, bakit nainggit ka ba? Eh, sabi ko, patayin mo na. I-stop na yun yung misis na yan kasi baka maiba na. Ngayon, okay na po yun. Tapos na po yung misis na yun, ma'am. Ate, ano bang gusto mo mangyari? Magkaayos kayo, magdemandahan kayo? Hindi, ang gusto ko lang po sa kanila po, kung talagang nagsisisi sila, ma'am, i-post din nila sa Facebook, itag sa akin. Okay. Ana Marie, ang gusto ni Ma'am Elena, mag-post po kayo sa social media na kayo po ay humihingi na ng tawad at nagkamali ho kayo doon sa nagawa ninyo at na-share nyo na video sa Facebook. Ate, sige, kung yan ang gusto niya, ma'am, walang problema, ma'am. Para wala nang gulo, para wala nang hawa. Okay, and Ate Ana Marie, ang gusto ko din sana, pakiusapan nyo itong si Kuya Tami na mag-ayos silang dalawa. Dahil yung post ko sa social media, yung video, hindi naman po yun si Elena. Paintindi nyo din po kay Tami na mali po yung video na yun. Sige, okay ma'am. Okay, ma'am. Sige. I-check namin yan sa social media, ma'am. Hamo-monitor po namin kayo kapag nakapag-apologize na kayo, ma'am. Okay? Ate Elena. Okay. Mo-monitor namin yan ngayon. Okay? Sila na ang bahala sa asawa mo kay Mr. Tami na ipa-explain na mali yung nasa video at hindi ikaw yon. At inamin naman po nila sa atin na hindi naman po ikaw yon. Opo. Okay? Ngayon, magpo-post din sila sa social media na ito pong ginawa nila ay mali. Opo. Okay? Pag hindi po sila humingi ng tawad within this day, ma'am, sasampahan na po natin sila ng kaso, okay? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Maraming salamat po.